What's up guys, Action here. I'm back with another videos. And today guys, tuturuan ko kayo paano mag-build ng gaming PC. So ipapakita ko sa inyo step by step on how to do it. Medyo mahaba yung video guys, pero naglagay ako ng timestamp dun sa description ng video. You can skip the part you're most interested. So this is a 50,000 na budget na gaming PC. Kumuha po ako ng unboxing video nun. Inisisay ko pa yung mga parts. Naglagay din po ako ng full specification dun sa description ng video. You can check na lang guys. Kung di nyo pa napapanood yung part 1, you can click the video right here. So for this PC build, pwede kayong mag-gaming dito. Video editing, rendering, multitasking, and of course yung pinakasikat ngayon, yung streaming. Also guys, makikita nyo mamaya how it performs. Last time, di ba, nagtanong ako dun sa first video, yung part 1, kung anong games ang i-benchmark ko. Pero yung iba guys, wala po akong nailagay kasi medyo mahal pa yung game. Ayan. Lalo mga Division 2, Metro Exodus, wala pa ako Metro Exodus. Pero ayan, I'll check guys, baka sa mga next na build guide and benchmark, makakapaglagay na po ako yan. So, thank you sa mga nag-comments. I really appreciate your feedback. If you're a beginner or a first-time builder, wala pa kang experience mag-build ng gaming PC before, I encourage you to do it yourself. Sobrang dali lang naman guys, huwag kayong kakabahan. Sa first time lang talaga, feeling na natatakot. Lalo na pagka hawa ka ng processor, yung mga ganun. So, all you need to do is follow mo yung guide na ginawa ko. So, ito pong guide na to is para sa inyo. Disclaimer lang guys, yung guide na to is not the perfect way na para makabuo ng isang gaming PC. So, dito po ako komportable yung step na to. It's up to you kung susundin mo or hindi. So, without further ado, let's build this 50,000 Ryzen gaming PC build featuring the Asus GTX 1660. Before I mag-start, I wanna share with you kung ano yung mga tools na gagamitin ko for this build. So, unahin natin for the screwdriver. Ito yung long, kailangan nyo rin po ng short na screwdriver because yung mga hard to reach areas, yung small po na screwdriver for N.2 na installation. So, ngayon, for this build, hindi po tayo gagamit yan just to make sure na meron ako nakaabang. Side cutter para maputol po yung mga access for the cable management and meron tayong cable ties. So meron din po tayong thermal compound dito. Last time is cotton balls yung lamig ko. So ngayon is wala akong cotton balls. This is a cotton square and meron tayong cotton buds. Ayan. So nag-apply ka ng thermal compound o sobrahan, pwede mo siyang tanggalin. Tray for your screws. Mas maganda guys is magnetic. So para po hindi po hassle habang nagbi-build po kayo ng PC. So ito po yung mga tools na gagamitin ko for this build. 4K mag-start, very important po, i-ground nyo yung sarili natin. So, tanggalin natin yung ESD or yung electrostatic discharge. Mas maganda guys is kumamit kayo ng anti-static wrist. So, para po maiwasan natin yung masira yung components natin. Because of, alam nyo na guys, ESD is isa po sa factor na nakakasira po ng components natin pag hinahawakan natin. Okay. Christian, wala po ako ng anti-static wrist or na-prepare or hindi na ako nakabili. Anong magandang gawin? Magandang gawin nyo lang is hawak po kayo sa mga metal part or objects. This is a metal. Hawak po kayo dito mga 3 to 5 seconds. Ayan, mawala po yung ESD or yung static. For the first step, ito po yung pinaka-first step ko. Kinakalas ko po yung case. Ilalagay ko po yung mga screw sa ito po. Nakita nyo yung tray, magnetic. Guys, for this step 2, kunin natin yung I.O. shield. Kabit na natin agad. Kasi baka makalimutan. So, lalabas ko na rin yung motherboard. So, kunin natin yung, labas natin yung manual. Drive, CD, kung wala pa kayong Ethernet access, pwede naman yun. Then yung I.O. shield. Once na nailabas mo na yun, kakabit na natin si I.O. shield. Kabit nyo na agad, guys. Nakakalimot. Ako din nakakalimot eh. Mas maganda is kabit nyo na. So, ito po yung I.O. shield. Hanggang, ang ano po nyan is nakaganito. Facing here. Paloob. So, just to make sure guys, yung input and output, PS2, mga USB. Tapos, ito is yung sa audio. Yung audio kasi, bandang baba na yun. Okay. So, lagay natin guys, ha. So, pagkabit is sobrang dali lang. May rinig kayong click. Ayan. Kabit nyo lang. Sobrang dali. So that's for the step 2, yung I.O. shield. Patong kunin na natin yung motherboard. So hawakan nyo dito. Ayan, dito kayo humawak. Tapos yan. Huwag nyo hawak. Huwag kayong mga hawak sa mga capacitor. Lagay natin yung anti-static bag. Guys, huwag nyo ilalagay na gano'n. Ipapatong. Yung loob lang yung anti-static. So yung labas hindi. Patong natin yung motherboard.
place nyo yung motherboard nyo in a flat insulated surface. Christian, ano yung insulated? Ito po yung mga non-conductive. Ito po yung hindi dumadalo yung mga current or yung kuryente. Ayan. This is a motherboard box. Non-conductive yan. So, safe po tayo. Pwede natin ipatong yung motherboard dito. Okay? So, bago natin install si processor, pull muna na itong lever or yung retention bracket for holding the, ano. Ayan. So, nakapull na. Alright. So, napull na natin, guys. So, kunin natin sa processor. So, ito yung processor. This is the AMD Ryzen 5 2600X. So, in terms of price to performance ratio, sobrang ganda nitong processor na to. All around siya, guys. Once na napull mo na yung lever, locate natin si... Wait lang, guys. Ha. Locate natin si triangle. Ayan, nakikita niyo yung triangle dito. So, huwag niyo hahawakan to, itong processor. So, pinch na lang na ganyan. Then, after mo na na-locate yung triangle, so, locate mo na yung triangle dito sa motherboard. Na-locate ko na yung triangle. So, nandito siya. So, ia-align natin yung triangle na yun dun sa motherboard. Socket. So, align natin yung triangle. So, huwag nyong lalagyan ng pressure. Once na napansin mo nang pumapasok. Okay. So, ayan guys. Pumasok na siya. So, konting wiggle. So, naramdaman ko na pumasok yung processor at yung mga pin is pumasok na dun sa socket. So, that's the time na pwede mo nang i-lock yung lever or yung push yung lever dito or yung retention. So, by doing that, so, push nyo lang. Ganyan. So, that's it. Alright, so guys, RAM installation tayo. Before kayo mag-install ng RAM, guys, may makikita ko yung first asterisk dun, which is yung DIMM A2 and B2. Normally, ganun po yung sa mga motherboard. Uunahin nyo po yan para po ma-enable yung dual channel configuration. Pag 16GB is 8x2, so dun nyo po ikakabit. So, this is the second slot and yung fourth slot. So, for this one, meron po akong apat dito. Wala po kayo mabibiling 4x4, yung 8x2. So, normally, yun po yung available sa market. Okay, mag-install tayo ng RAM. I-unclip nyo lang po yung mga clip dito. So, normally guys, sa ibang board po is yung both sides is natatanggal po sila. So, for this board, this is a Prime B450M-A. So, hindi po ito lagay dito. You know, parang hindi po siya yung natatanggal or na-unlock. Hey Christian, paano mag-install pagka ganyan? So, locate nyo lang yung parang notch dito. Ayan, sa RAM. Meron siyang parang bungi. Then, hahanapin nyo yung sa DIMM slot. Ayan, sa gitna. Tapos, pantay nyo lang dun sa kabila. Then, pagpasok na siya, so, pwede niyang i-press, guys. So, may parang maririnig kayong click na satisfying, sobrang satisfying na click. So, ito, guys, ha. Ayan. So, yun na. Nakabit yun na. Ayan. So, that's for installing the RAM. Ayan. So, ganyan po yung itsura niya. So, next is mag-install tayo ng CPU. So, for this CPU, guys, hindi ko gagamitin yung stock cooler ni 2600X. Gagamit tayo yung stock cooler ni 2700X. So, ito po yung itsura niya. AMD Prism na cooler. Ayan. So, nakita nyo, kinabit ko na po yung kable para ma-sync po natin mamaya sa Aura software. Which is, meron po yung motherboard natin. So, kabit na natin. Meron na po siyang pre-applied. So, hindi na tayo mag-a-apply. Kung hahawakan nyo, guys. So, sa board, bago nyo ikabit, is makikita ko yung retention bracket here. Guys, nakita nyo, may kable dito. So, always yung logo ni AMD. So, nakaganyan siya. Then, ganito. Tapos, iraroute ko na lang yung kable somewhere. Nakaganyan siya mamaya. Makikita nyo yung mamaya. Okay, kabit natin. So, want to install. I-clip lang po natin doon. Ipapantay lang po natin sa bracket. Nakita nyo yun, guys. Clinip ko siya dito. Once na nakaklip na yun, then, i-unto natin pong kabila. Nakaklip na rin yung kabila. Okay, so nakakalip na siya dyan. Clinip ko lang yan ganyan. So, once na nakakalip na yun, both sides, is kailangan na natin siyang i-lock. So, i-arrange lang natin. Okay, so lock na siya. Once na nakalock na yun, guys, pwede na natin hawakan yung cooler. So, again, pagbubuhati natin mamaya or ikakabit natin sa case. So, after mo ma-install, guys, kakabit na natin yung fan. Locate nyo lang yung sa upper top right corner ng motherboard. Ayan. Minsan magkatabi yan, chassis fan, pump fan, CPU fan. Kabit nyo lang
po doon. Ayan. Alright guys, so installing the motherboard, paano nyo po hawakan yung motherboard? If you're naka-tower heatsink po kayo, like for this one, the AMD cooler, pwede nyo na pong hawakan once naka-install na. Or kung hindi po naka-cooler, pwede nyo pong hawakan dito, na nakaganyan. Hawakan nyo po dito. Hindi po ang mahawakan sa mga capacitor guys, na nakaganyan. Ikakabit. Kakabit na po natin yung motherboard. Okay. Dahan-dahan lang po. Alalay na po tayo sa gilid. Ayan. Perfectly, kailangan po natin maano yung ma-align po dun sa mga screws. Stand-off pala. Okay. So, double check guys. I.O. shield. Yung mga input-output is naka perfectly aligned po sila or naka properly seated po sila. Panin na natin yung screwdriver. Wait lang guys. Screwdriver. So, ito po yung maganda guys. Kailangan po magnetic. Ayan. So, kaya mas maganda magnetic tip po yung screwdriver natin. Ayan. Guys, maganda po if you're installing a components. Always do the crisscross pattern or yung payat pa diagonal. Okay. So next is nandito tayo. So maglalagay tayo dito sa baba. Para bakit po crisscross pattern, Christian? Para evenly, para yung pag-apply po ng pressure, para po evenly ma-apply yung pressure. Guys, yung pag-tight, huwag nyo i-over-tighten. Okay? So, that's for the installing the motherboard. So, with the installing the motherboard to the motherboard tray, or case pala. So, pinasok ko na siya. Ngayon, nakalimutan ko kanina, pagka mag-i-install pala kayo ng motherboard, is kailangan ipahiga nyo yung case. So, yan, nakita nyo. Pinahiga ko siya. Ngayon, itatayo ko na siya. Para pagka-apply nyo, hindi kayo mahirapan. Ilalagay nyo na lang na ganun. So, next step is ikakabit natin yung mga wire sa front panel dito sa mga header ng motherboard. So, installation tayo ng mga wire. I-reroute ko lang dito. Sa taas na. Unahin mo natin guys yung RGB header. Ipapantay mo lang yung arrow dun sa 12 volts. So, nalocate ko na. Tapos ito, for the USB sa baba, i-reroute natin sa taas. Bago kayo mag-install ng power supply, unahin nyo muna itong yung mga kable sa front panel. Okay, i-connect natin to sa may USB header dito sa may baba. For the USB, okay, click ko na. Kunin natin yung mga front panel. So, unahin natin yung malaki. This is for the 3.1 USB. So, kabit natin. So, ikakabit ko na. Okay, so nakakabit na siya guys. USB header. So na high definition audio, kabit natin. So ito yung hardest part. Mali pala, dapat inuna ko to. So route natin yung front panel. Po yung nagko-consist ng power LED, HDD activity light, reset switch, and yung power switch. You will see dun sa upper lap, tama. Upper left is meron siyang doon natin kakabit yung power LED. For the positive, nasa kanan po siya. Nasa left side pala. Si power LED, nasa baba po niya is yung HDD LED. Yung po yung HDD activity light dito. Okay? So, para makita nyo na nagbabasa si hard drive. So, lagay natin sa lower, ano po siya guys ha? Lower portion, bandang left. So, makikita ko yung may positive doon. For the reset switch is yung negative is nasa kanan, tama, kanan. Next is the power switch. Yung power switch guys is nasa kaliwa, yung positive. So I'm done now with the front panel header. Next step gagawin natin is ikakabit na natin yung power supply. So for the installing the power supply, check nyo yung fan. So it must be facing yung fan downwards. For the Techwire M1, meron po siyang dust filters po sa ilalim. So, which is good, protected po yung power supply natin. So, for installing, dito po natin ilalagay. So, prepare nyo muna yung screws for the power supply. And, nakaka-ready na yung sa akin. Apat po siya.
Then ilalagay po natin si FSP rider. So it's a 550 watt na power supply. So for the installation, sa case na to, Techwear M1, ganito po siya ilagay. So there's enough space para, you know, inuna ko na to. Medyo kinabahan ako dito kanina kasi kala ko hindi siya magkakasya. Pero yun, nagkasya siya. So yung fan is facing downwards para po makahigop siya ng hangin to cool yung components dito inside ng power supply. So apat na screws. Papantay lang po natin. Dito po yan. 1, 2, 3, 4. So always do the crisscross pattern. So done na guys. Installing the power supply. Ngayon, ang gagawin natin is reroute natin yung mga main power connector. Hanapin nyo yung 24 pin, which is ito. CPU power, which is yung EPS. 4 plus 4 po yun. Ayan, so nakikita nyo, 4 plus 4. Tapos hanapin natin si VGA para sa video card, which is yun, dalawang 6 plus 2. Pasok muna natin si 24 pin. So for this case, si Techwear M2 meron siyang routing dito for the 24 pin ng kable. So kasyang-kasya po yung 24 pin. So ira-route natin. Tapos 4 plus 4 for the EPS, ira-route po natin sa taas. Yan, dito po natin padadaanin. So ang maganda dito, for the Techwear M1, lagay niyo po siya dito sa taas. So meron na po siyang cable management routing dito. May cut-out po siya. Which is I really like, lalo na dito, naglalagay sila dito. So good job dito, Techwear M1. Kasi yung ibang cases, hindi naglalagay dito. Kakabit natin yung 24 pin. So, ibe-bend nyo lang siyang ganyan. Okay? Ayan o. Tapos, is i-align nyo lang po. Meron siyang pong parang clip dito, guys. Ayan o. Ipapantay nyo lang po yung dito sa may notch. Alright? So, gagawin ko na po. So, yun, mag-i-snap in po yun. Makikita nyo dyan sa close-up. Nag-snap in na. So, next is installing the power supply. Yung EPS. For this one, guys, normally, ang EPS is located on the upper left top ng motherboard. Upper left yan. Ayan. Makikita nyo yan dyan. So, this is 4 plus 4 pin. Kabit natin doon. So, makikita nyo. Yun. Na-clip na po siya. So, guys, okay na. So, done na. Installing the 24 pin and yung EPS na 4 plus 4 pin. Wait lang ha. Okay. So, kakabit ko tong fan dito. Ayan. So, kabit na siya, guys. So, mamaya natin siya i-cable management. Next step is install tayo ng hard drive, SSD. So, for the SSD, ang gagamitin natin is yung T-Force Delta. Now, guys, hindi supported ng board is yung 3-pin addressable RGB. So, probably, baka hindi ko na pailawin to. Pero, lalagay ko siya dito. And for the hard drive, lalagay natin siya here. Hindi siya toolless design. Kailangan nyo pang tanggalin yung apat na screws dun sa ilalim. So, yun yung hindi ko nakita kanina. So, you have to, guys, tanggalin nyo muna yun before nyo ma-access to, matanggal tong ano. Merong screw, isang screw dito para matanggal nyo totally yung bay. Okay, done na. So, that's for the first part. Now, for the SSD, is install natin. So dito ko siya ilalagay, guys. So meron siyang for the Techwear M1, meron siyang apat na lagayan ng SSD. So dalawa dito and here. So dito is mahirapan na ako because marami ng medyo populated na tong kable niya dito. So ilalagay ko na lang siya, guys, dito. Kailangan yung mga connector is facing malapit sa grommets or yung cutout. Okay, done. So, done na tayo installing the... So, ngayon, before ko i-install yung GPU, I have to install muna yung mga fans. So, I decided na ikakabit ko yung tatlo sa harap. So, sayang din kasi yung included na fan sa likod. So, meron siyang free.
So yun na rin gagamitin namin. Sa top, hindi po kami maglalagay. So lahat is ilalagay ko dito sa front. For installing the front fan, this is the 120mm ng Orbis Spectrum. So ito po yung box niya. It's addressable RGB, meaning pag ikakabit nyo sa motherboard, gusto nyong isync, kailangan po yung motherboard is supported po ng 3-pin header. Meron po siyang addressable, which is yung 3-pin. For the motherboard na ginamit namin, wala po siya. So 4-pin lang. So ang gagamitin namin na controller, yung kasama na po sa Orbis, which is yung included na. So ito lang po yun. Powered by a Molex 4-pin connector. So siya na po yun magko-control sa mga effects. Okay? So for the installation, dito po yung installation. Ganyan po yung installation ng fan. Okay? Hindi po sa labas kasi hindi nyo po masasara for the Techwear M1 case. Yan. Take note na lang if bibili nyo tong case na to. Okay? So supported po siya ng fan. 120mm. Tatlo po yun dito sa front. So Christian, paano ko malalaman or paano ko malalaman kung saan po papunta yung hangin? So meron naman siyang arrow dito guys, so yung nakikita nyo. Meron po siyang hangin. So yung rotation ng mga blades is papunta dito. Ganyan. So yung airflow is papunta dito. Meaning ito po yung bubuga ng hangin, pag ganyan. Okay? So for this case, ang gagawin natin is pag ganyan. So intake dito papasok. Under yung blades, hihigop ng fresh air or cool air dito, magbubuga siya dito sa loob ng PC. Okay? So, ganun po. So, ito, makukool niya yung hard drive. Tapos, itong dalawa is makukool niya yung components natin sa loob. It's yung motherboard, a RAM, and yung cooler. Okay? Tapos, yung isang fan po dun sa likod is yung po yung exhaust. Meron din pong exhaust sa taas. Meaning, hot air rises. Yan. Hindi na po tayo maglalagay ng fan sa taas. Okay? For the installation, apat na screws ang gagamitin natin. Ganyan. If install nyo, yan, paloob. Tapos nakaganyan siya. Then yung kable, ira-route nyo sa pinakamalapit na ano. Kaya napapansin nyo guys, last time nagtatanong bakit yung upside down yung logo ng brand. Kasi ang pinaka-priority ko yung cable management guys. So kasi pangit nga siya tingnan, pero priority ko kasi guys yung pag-route ng cable. Kaya minsan upside down yung logo. So lahat po siya is facing here yung kable. Para hindi po ako mahirapan sa cable management. So ngayon naman mag-i-install ako ng GPU. So for this one, wait lang. Hindi mo lang mag-i-install ng GPU. Ikakabit ko muna yung mga SATA cable. Here's a SATA cable. Reroute ko dito. Yung isa guys is naka right angle. Ito yung gagamitin ko for dito. Perfect na perfect po siya dito. Ayun, so madali na magkabit ng SATA cable guys if wala pa kayong experience. So pagkabit is nasa SATA 2. Yung SSD. So for the SATA, ito naman yung for HDD. Kabit ko na yung SATA. Then yan na. Parang hindi na ako mahirapan. Napansin nyo guys, kinabit ko muna lahat ng mga kable head sa front panel, SATA, yung sa PSU. Hinuhuli ko na yung GPU para hindi na po hassle. Okay? For installation ng GPU, gagawin natin. So, punta tayo ng PCIe slot. So, nandito po yun. Locate po natin. Normally guys, nandito po siya sa may bottom po ng M.2 drive. Kung hindi nyo po makita, wala pong M.2. Nasa baba lang po siya ng CPU socket. So, yung mahaba na po niyan. Okay? By removing the screw, ito po. Dalawa. Paano nyo malalaman kung which slot dito ang i-occupy nung GPU? So, for this GPU, this is the GeForce GTX 1060 Ti. So, it's a two-slot design. Mangyayari, ganyang hiyakabit. So, ang gagawin ko is, check ko muna guys kung anong slot yung tatanggalin natin. Yung Techwear M2, meron siyang apat na expansion slot. So, kanina sinukat ko, ang tatanggalin natin is yung second and third slot. So, tanggalin natin. So, ito pa yung cover ng slot. Na-remove ko na yung dalawang cover ng slot. Ngayon, ikakabit na natin si GPU.
So for the installation ng GPU, yan guys, may cover po to, yun po yung isasaksak po natin or ipa-plug natin dun sa PCIe slot ng motherboard. Okay, so tanggalin natin yung cover. Ayan, so nalatanggal na. For installation, lalagay po natin yung ganyan. So, kahit hindi nyo na i-push yan, okay lang yun guys. Alright, so paano mag-install? So itatapat nyo lang natin to dun sa may PCIe slot. Then dapat itong dalawa is nakapasok dun sa may dulo ng motherboard. So very easy lang to install. Tatapat lang. Yan, nakatapat na. So all I have to do is push na yung card. So alalay lang, hawakan nyo yung case, baka matumba. Okay, pasok na. So once na ano mo na yun guys, is screw na natin siya. So once na nakabit ko na yung GPU guys, ikakabit na natin yung power connector niya dito, which is yung VGA. Hanapin lang natin yung power supply, sa power supply, which is yung VGA connector. So yung Asus GeForce GTX na 1060 Ti is kailangan niya ng 8-pin connector. So hahanapin natin yun sa power supply. The power supply has a 6 plus 2 times 2. Ibig sabihin dalawa. So iraroute natin dito. Tapos papadaan natin, tapos ilalagay natin dito. So 6 plus 2, 8-pin po yung kailangan ng GTX, Asus GeForce GTX 1060 Ti. So pagkabit is napakasimple lang po, itatapat nyo lang po dun sa may clip. Okay, then push na lang. Okay, once na nakalock na, then okay na yan. So, ayusin na lang natin yung cable, atake na lang natin para hindi po tumama sa tempered glass. I'm done na with the lagay ng mga components inside the case. Tapos, yung fan di ko pa kinoconnect sa power. Ang gagawin ko kasi, bago ko muna i-cable management, ayan, makikita nyo. So, bago ko muna i-cable management, gusto ko munang malaman kung nagbo-boot yung system unit. Check muna natin, guys. Power on natin. Yes, may ilaw na. Then, let's see kung ano. Yung fan, di ko pa kinoconnect, guys, ah. Okay, nice. Ganda ng RGB. It's AMD Prism cooler. Ayun, lumabas na. Yes. So, nalaman ko na guys na nagbo-boot na yung system unit. Pwede na ako mag-cable management. So, tapos na tayo for the installation ng GPU. Tapos, napaboot na din natin. So, next step naman is cable management. Ito yung pinaka-ayoko. Pinaka-naiinis ako. Stressful to sa akin kasi, you know, medyo matagal rin to eh. So for this build, ang mga mid-range na PC, wala siya, walang gaanong RGB. So medyo mabilis lang siya. Siguro mga abot lang ako dito, mga 10 to 15 minutes. Pero yung high-end, marami po siyang RGB or mga pailaw. Matagal po yun. Depends din kasi kung masyado mong gagandahan. So kung masyado mong gagandahan, it will take time siguro. Mga aabot ka lang isang oras, mga ganun. Inaayos ko lang siya, ginugroup ko lang siya into parang kunwari for front panel lang, tapos pagka yung sa mga PSU cables lang. So para for example nasira yung PSU cables, yun lang yung tatanggalin mo. Okay, wag mo siyang itatali sa, for example, wag mong hihalo dito, wag mong hihalo sa mga cable ng fans. Okay, pag fans lang i-manage mo, then itatagol mo sa, i-tuck in mo si dito, try mo sa mga cable tie points. So kaya maganda sa akin yung maraming cable tie points na case para, you know, malinis siya tingnan. For the Techwear M1, marami naman siyang cable tie points dito. Yan, sa taas, meron siyang dalawa. For the, meron siya dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dito, meron siyang additional na dalawa dito. And yun. So makikita nyo. Yun lang yung tip ko. I-group nyo sila into one, mga ganyan. For fan lang. For front panel. Then yung PSU mga kable yun lang i-group nyo. Okay, para hindi kayo mahirapan kalasin if ever man masira yung power supply.
I'm done with the build. Yan, paganahin natin para naman pailawin ko lang para ayan. So, nakaano siya. Sana guys, may natutunan kayo at kung nakaabot man kayo dito or naboot nyo yung system unit, congratulations. Yun lang guys, isundin nyo lang yung ano ko siguro mabubuo niyo yung PC. Ayan, kung meron kayo nagiging problema, PM nyo lang ako sa page. Benchmark tayo, hindi ko na papatagalin. Setup ko lang yung monitor, keyboard, and mouse para ano na tayo. Mabilis tayo at makita nyo yung how it performs. Ito, temperature din, GPU, CPU, so on sa lahat. At yun, makita nyo, system unit na 50,000 na budget. Alright!狗子啊。 Trail. We'll need to get to the location I've marked for better reception. Anything else I should know? Besides the Martinists get themselves in trouble by being down here. Clearly, Matthias established more than one camp. Martinists located. In
dead. Still no sign of the thumb. This search is taking too long, and it's too quiet. We've got scars getting in the way of the search. Do something. These scavengers are always mucking things up. Destroy any hives that pop up. That can cut off reinforcements. Hives need more scars. Got it. Bunch of scars. I've never seen this much scar activity. What is going on? I don't know, but it's not a good sign. More scars incoming. Looks like they're using gates. I hate those. Very unfair. This is your last warning. Thank you.
to the next ring. So there you go guys, nakita yung benchmark ng game. Pasensya na sa iba na hindi ko yung mga na-request nyo, hindi ko po na ilagay. Preset nun is ultra, so smooth lahat. Nakita nyo naman, di ba? Halos lahat ng game is nasa 60 about frames per second. Sobrang smooth. For power consumption, baka nakita nyo, may nilagay ako dun sa game LED ng monitor. Yung parang reading. May nakita ko yung pumapalo ng mga 200, ganun. Ang napansin ko lang is yung sa Anthem, naglalaro ko ang Anthem, pumalo siya ng 290. So, halos lahat ng game is nasa mga around 230 to 250 watts. So, GPU temperature, mabot siya ng mga around. Ang max temperature na nakita ko is, 86, mga 87, ganun. Yung sa, medyo may concern lang ako dun sa max temperature kasi, yung sa TechWare M1 is medyo may ganun na lang yung gap. Baka i-try ko sa ibang case to para makita ko yung difference. Baka ito nga yung problema yung sa yung space kasi hindi siya makaka dun sa para makool yung GPU. So I would like to thank my sponsors for this build. Asus, AMD, TechWare, T-Force, and I think yun lang for this build. Maraming salam sa inyo, hindi mangyayari ito, especially kay Asus Boss Rob, thank you. And there you have it. Comment kayo dahil sobrang hirap mag-gumawa nitong ganitong content. Okay, so comment lang and appreciate nyo. Negative or positive guys, or comment lang. And yun guys, like kayo. Okay, so thank you guys for tuning in. Ako Plus Action, so like the video, subscribe to the channel, and I'll see you on my next build guide video.